makikita nyo, nag hindi siya no kill detected siya, pero nagpa-fire siya sa may parting itaas. Itinuturo ko yung part na kung saan nyo pipindutin siya para mag-fire. Tapos yung sa parting ibaba is for normal monitoring lang. Gumagana pa rin po yung charger nyan. Okay. Good morning mga Pops. Meron akong ipapakita sa inyo video tungkol ito dun sa Aegis Legend na binaypas ko nung few months ago. Hindi ko siya basta-basta maipost kasi ayokong magdulot ng parang ayoko siyang basta-basta ilabas kasi medyo delikado yung procedure. Aegis Legend dito na no kill detected. Although nakapag-bypass na tayo ng ibang units, hindi ako masyadong sure dun sa idea na yung Aegis Legend ay i-bypass. So, kasi medyo kumbaga sa akin bagong unit talaga, so mag-iisip pa rin ako kung paano. So, ilang linggo ko siyang pinag-isipan. Fickle minded ako, parang nagbabago-bago ako ng parang maiisip ko tong procedure na to, tapos biglang aayaw ako, hindi pwede yan, parang masyadong malaki yung para dun sa Aegis Legend na yan, masyadong malaki yung switch, o iniisip kong switch bypass, parang ganun. So yun, pagkatapos nga nun, nagawa ko pa rin siya kasi kailangan ng user eh. Parang nakikiusap talaga siya na gawin. Kasi sa akin talaga, gusto ko na ibalik. Pero sa kanya, parang gawin nyo yung kaya nyo. Parang gawin nyo na basta magamit ko yung unit. So yung unit na yun is hindi, ang idea ko is, na magagamit mo siya na parang normal na variable. Okay. Nabubuhay siya within 5 clicks. Makikita mo yung battery, mamomonitor mo yung ibang parang normal siya pero no kill detected. Pero nagpa-fire. Dalawa yung character niya eh. Kahit patay yung unit, pagkasalpak ng battery, kahit di mabubuhay, magpa-fire na siya mag-isa. Magpa-fire siya. Magpa-fire mo siya. Pwede mo rin buhayin yung unit. Macha-charge mo pa rin yung, magagamit mo pa rin yung charger. Macha-charge pa rin siya. Pero, nakabypass na. So, paano yan? Paano ko ginawa? So, ilalabas ko itong video na to. Pero, ingat tayo. Hindi po ito hindi ito for beginners. Sabi nga, hindi ito basta-basta. Sabi nga nila, delikado. Medyo delikado po ito. May warning ako sa mga gustong gumawa na ingat kayo. Mas maganda kung pakinggan nyo mabuti o sundin nyo mabuti yung mga warnings na sasabihin ko dun sa video. Kasi ang full mech, mas maraming nagkakaproblema sa full mech kaysa sa anong tawag dito? Mas maraming nagkakaproblema sa full mech tungkol sa mga short circuits, pagsabog, kumpara sa mga variables, kasi variables are much safer, sabi niya. Okay. Variables are much safer than mechanical mods. Di ba?
Nga. Kung matagal ka ng vapor, alam mo na yan, na mas safe talaga pag variable. Yung mga warnings, mga paps, ingat po kayo dun sa kung paano gagawin yung unit. Ipapakita ko naman po kung paano yung mga procedure na pwede niyong gawin. And mga safety tips para hindi magka-problema kaagad. And kung paano i-maintain. Para sa akin kasi experimental lang talaga 'to eh. Hindi siya ano tawag doon, hindi siya talaga yung ewan ko, pero gusto ko lang magawa na siya para magamit ng customer. Kaya todo warning ako. Pag minsan may palibasa, medyo may pagkaano pa siya. Ewan ko, medyo baguhan pa rin yata. Marami siyang tanong after na sinabi ko yung pagkatapos kong sabihin yung mga kailangan gawin, may mga tinatanong pa rin siya na ganun. Na nandun na sa sinabi ko. So yun. Medyo kakabakabang ako dun sa mangyayari sa procedure. Pero at least ito. Pag tiningnan nyo kasi ito, maliit yung spacing. Ilang ulit ako nag-attempt na subukan na lagyan ito ng anong tawag dito? Parang subukan siyang lagyan ng switch na malaki. Yung kakayahanin yung banggaan ng kuryente ng series build, kasi series ang ano nito, series ang battery connections papunta dito sa ati kapag binypass natin. So ito, okay, okay, ito kasi although hindi ito yung unit na ibigay ko na sa kanya. So ito yung, kung mapapansin nyo, tatlong connection yung concentration natin. O nga pala. Pinakita ko na yung unit na yun is parang pinakita ko yung preview. Saglit lang. Saglit lang dun sa YouTube channel. Parang 15 seconds lang yata. Pinakita ko yung itsura. Nabubuhay siya. Namomonitor mo yung battery. Pero check atomizer. Pero nagpa-fire. So paano yun nangyari? Yun po yung ipapakita natin dito sa video. Balik na tayo dito. So ang tatlo yung concentration natin, no. Magko-concentrate tayo dito sa ground. Okay? Ito una, yung ground is buong body niya yan. Buong body niya. Itong body na to is metal siya. Ground po yan. Ikasunod yung positive. Itong kulay red na to is connected sa battery positive. Dito sa series. Palibasa series siya, diba? So dito is bridge lang yan. Tapos papunta dito is positive na. Ayan, kung mapapansin nyo. Basta itong red is, pag tinesting nyo yan, pag nakakabit yung battery, series po siya. 7.5 volts. Itong blue, ito yung pinakang target natin. Nakakabit siya, itong blue is nakakabit sa pinakang gitna nitong ati connector. Nasa mid, yun sa middle, center. Center siya ng ati connector. Then yung nasa pa, alam naman natin na ground na yung nasa sa outer layer ng ano, outer ng ating connector. So yung gitna is itong blue. Ang target natin is, so ito na po yung ano, procedure. Ang target natin is i-disconnect itong i-disconnect natin itong blue wire. Then gagawa tayo ng way para makadaan siya dito sa corner. Kasi yung blue wire na yan, pag may battery tapos may ati ka, pag idinikit mo dito sa red wire, kapag dinikit mo dito sa red wire is magpa-fire na siya without firing ka, nang walang kinalaman itong sistema. Kahit wala po itong board,
Kahit wala ho itong board, magpa-fire po siya. Okay. Ibig sabihin, yun, parang full mech na siya. Magiging full mech. Pero ang gusto ko kasi noon, mamomonitor pa rin niya yung battery percentage. Okay. Magagawa pa rin niya yung mga ano. Parang normal na variable mode pa rin, pero full mech siya. So, yun. So, yun yung tatlong factor. Ground, itong sensor ng ano, ng positive line ng ATI connector, then itong battery positive battery connector na 7.5 volts ang rating. So yun, yung video na ipapakita ko, nandun yung mga ginawa ko kung paano nagawa yung sistema, kung paano magpa-fire yung unit nang hindi dumadaan sa sistema ng Aegis. So full mech na talaga siya. Isang restriction is bawal pong gumamit ng mabibigat na coils. Make sure na yung coils nyo is yung at least 28G, yung maninipis lang. 28G fuse clapton, ganun. Tapos friendly loop, friendly lang yung loop, yung ano niya, yung setting at around 0.3 ohms, 0.4, ganun lang po. 0.5. Basta yung hindi mapipressure yung ano, hindi mapipressure. Importante po 'yan. Napaka-importante po niyan yung ano, kasi medyo fragile po. Kung gusto naman ng iba na gawin yung para sa mas malalaking wires, I suggest na magpalit po ng mga wire na to. Pati yung mga wire na nakakabit dito. Yan. Pwede mong magpalit yan. Or gumamit kayo ng mas matitigas na klase ng panghinang. Yun nga lang, kailangan nyo na mas malalaking klase ng wire, yung mga solid na copper. Yun ang kailangan para makapagpalit kayo ng mas makakapal na wires. So yun. So ipapakita ko na po yung video kung paano ginawa yung procedure. So ilalagay ko naman sa description yung mga warnings. Tsaka hindi, sabi nga nila, do this at your own risk. Medyo delikado po ito. Hindi ko kayo papaasahin na madali itong build na to. Madali itong process na to. Mahirap po talaga. Sa katunayan nga, sinabi ko na kanina, medyo matagal ko siyang pinag-isipan kasi syempre hindi naman lahat ng user is advanced. So paano kung magkamali siya? Medyo delikado. So yung mga gusto lang mag-experiment sa mga sira nilang Aegis Legend, at least meron kayong idea kung paano ito ginagawa. So ito po yung video. Ipapakita ko na po. Okay. Okay, ito yung procedure natin para magawa yung bypass. Ito, tinanggal natin yung board. Then ipapakita dyan yung wire. Then ipapakita ko na ayan, yung wire. Dito tinabas na natin yung corner. Okay, para makalusot itong blue wire. Ayan mga paps. Then kailangan natin itong copper na flattened. Pinukpo ko na ng martilyo yan. Ayan. Then pinutol natin sa saktong haba. Tapos gagawin nating letter L yan. Okay. Parang i-bebend natin. Okay, para yan doon sa blue wire, yung part na yan. So ito, hininang ko na siya. Bali dalawa sila, isang pahaba, isang pa letter L. Okay. So kailangan yan dalawang flattened copper wires. Hinihinang na natin yung ano. Hinihinang na po natin yung ito, yung parang korting L siya, angle, para dito sa blue. Lalagyan natin ngayon ng thermal, yung rubber
tawag dito? Parang insulation. Okay? Para hindi delikadong magdikit-dikit yung mga wires. Hinihinang na natin yung parang para sa positive, para sa battery positive ito. Okay? Ayan mga paps, nakahinang na. Yung pahaba, yung mahapahaba lang is para sa battery positive na 7.5. Tapos yung blue, meron siya naka-angle siya. Ayan, makikita nyo, tinetesting ko siya na ipinepress. Nilagyan ko ng rubber sealant dun sa ilalim. Okay, para hindi delikado. Pwede nyo ring lagyan ng makapal na rubber sa ilalim ng positive, nung positive part ng jumper natin na ano, yung sa copper wire. Ayan. Pag tuyo na yan, matigas na siya, pwede nang testingin. Ito, testing natin, nilagyan na natin ang battery yan. Okay. Binuhay ko yung unit, kita nyo nabuhay naman siya. So, namomonitor pa rin nyo yung ano, makikita nyo yung battery niya, low ball. Okay. Nilagay natin yung ati for testing. Actually, bali dalawa yung coil niyan, tinanggal ko lang yung isa para matesting ko lang siya. Medyo magaan kasi pag isa. Mamaya i-build natin yan. Ayan o. Kita nyo, no coil detected siya. Okay. So, ang mangyayari dyan is pag didikita natin yung wire na nakalutang at saka yung positive. So, lagyan muna natin siya ng juice. Okay. Ipipress natin yan. Pag didikitin yung dalawa para matesting natin kung magpapare siya. Pwede naman yung ano lang, kasi hindi naman siya sobrang, hindi naman mainit. Ayan o, kita nyo nagpapare na siya. O, diba? Ngayon, nilagyan ko siya ng rubber separator. Ayan, makita nyo, parang inilinya ko na siya. Yung hindi siya bababa. Parang goma yan na igaguide lang niya yung itaas para magano siya, magstay siya dun sa part na yun, para pag nagpress ako nakalinya lang siya, and para hindi siya magwawala kung saan saan. Yan, kita nyo, papire na siya. Nice. Okay, no, makikita nyo no coil detected dyan ha, pero nagpapire siya. Okay, so yun, lagyan ulit natin yung juice. Sa may parting ibaba is yung normal na switch, tapos sa may parting itaas nandun yung jumper. Ayan, medyo malakas siya kasi nga hindi pa natin namamatch yung bin. Ayan. Umapoy na. O diba, medyo hindi kasi bagay sa kanya yung coil niya. There's some fire. Yeah, fire. Malakas yung tingnan. Ito, i-build natin siya ng Clapton. Clapton yung ginamit natin. Mas favorable sa kanya yan. Ito, pinaprime na natin siya. Clapton na, kung di ako nagkakamali, 26 or 24 yata. Ang ganda niya. Kita niya. Okay. Makikita niyo, hindi siya, no coil detected siya, pero nagpa-fire siya. Sa may parting itaas, itinuturo ko yung part na kung saan nyo pipindutin siya para mag-fire. Tapos yung sa parting ibaba is for normal monitoring lang. Gumagana pa rin po yung charger niyan. Okay. Ayun, pinatay ko siya. Kahit patayan, makikita nyo. Oh, gumagana siya kahit naka-off. So parang at least hindi hindi bawa sa power. Ayun mga paps, salamat po sa panonood. Sana may natutunan tayo dito, and ingat kayo sa ganitong klaseng modification. Salamat. Maraming salamat po.